Lapitan natin si Manu, nag-aayos na bike. Sige. Dito tayo, anong sira niyan? Marami lang. Tumatakbo pa po ba yan? Tatlong linggo na po dito. Hindi makabiyahe. Paano po yan eh? Yan po ata yung hanap buhay nyo pag tricycle. Paano po ba yan eh? Yan ata ang hanap buhay nyo. Ito nga rin inaasahan. Nakakita yung misis, gulang na. Dalawang kakarapa. Eh, paano po yung pangailangan nyo sa araw-araw ngayon dahil hindi na tumatakbo yung tricycle nyo? Minsan, ako kapag driver, para naman pangkinin yung pagkain. Saan po ba kayo nakatira? Kaya nalaban ko yung apo ko. Kinuha sa patasan ng misis ko. Masa na yung matanda na rin yung asawa niyo, Tay? 72 na. Matanda na rin po, no? Oo, matanda rin. Kayo po, ilang taon na kayo? 74. 74? 74. Buti, kaya niyo pa po magbiyahe. Ako naman, nag-iingat lang ako. Para mag-anong pang-kain-kain pang araw-araw. Ngayon, hindi na po kayo nakakabiyahe. Saan lang po kayo nakakakain? May naawa dito sa may tindahan, bibigyan akong pagkain. Buti naman, no? Buti talagang may mga tao pa talagang mabuti ang puso. Nakikita mo na dito, inaatera na ako sa pagkain. Umaga, tanghali, gabi. Nahiya na ako. Gusto niya po bang bumiyahe kahit na sira na yung ano nyo, tricycle nyo? Ha? Gusto nyo po po bang magbiyahe? Kahit na... Gusto po ba magbiyahe? Ang gusto nyo, sira, ito lang yung sira. Mukhang matagal na rin itong tricycle nyo. Ilang taon na po ba yan? Ilan po? Tagal na, no? Halata nga po sa... Ano niya? Dami nga nagkagabi ka. Pagpapalitan mo na yan para magpagyay ka ng kulit. Oo nga po. Parang, di ba po, pag titignan natin kung sa tao yan, sakitin na rin eh. Bakit, ano po, wala po bang ano? Wala po ba kayong anak na tutulong sa inyo para mabilihan kayo ng bagong motor? Rescale? Wala pa kayo, misis ko. May anak niya, isa. Lalaki. Isang taon pa lang niya nagkano kami. Wala, papayarin yung anak. Minumura. Huh? Araw-gabi. Mabuti, nadya na po sa inupahan namin. Tinadyakan. Pinilipit pa yung kamay. Ngayon, pinipuraan. Mabuti na rin ako na sa langso. Kaya kung wala ako, tatama pang ulo din sa lamisan. Grabe naman yung anak ng asawa po niyo. Sabi ko, kaloy po. Magkakamatayan tayo rito ng bahay na ito. Mabuti matrak niya. Ngayon, tumawag ako dun sa mga kaumangkin niya, apo. Yun, sinundo. Tersana pa sundo. Yun, natitira dyan yung anak niyang adik. Ano po? Adik yan eh. Mga ganun eh. Kaya, isang mayatang utak ka eh. Sana hindi dapat niya mumurahin, kasaktan. Bakit hindi niyo na po siya ipaayos yung ano niyo para makabiyahe po kayo ngayon? Ipaayos ko lagi. Na ano, ito naman oh. Garado. Garado naman. Tinanggal ko para, ano, ayaw mapagyan ng tornilyo. Naputo naman ang tornilyo. Dito ka. Nakabitan.
Mukha, ano na, no? Talagang... Ina, may tumulong sa akin. Inayos. Ginalaro. Parang binarina. Ayun. Napalitan niyo yung wax eh. Lumitan ano eh. Butas. Diutso lang. Kumilyo. Hindi kinilip ito. Ay, hindi siya. Ang problema, pagka nagbara, may tanggal ka. Pinadikitan nito yung steel foxit. Kasi dito, umalong ka sa mga. Eh, kahapon, ayusin ko, i-adjust ko. Walang katuloy na. Ala, yung matanggal, binigyan pa nga po yung dala itong tanggal at siyang taas pag hindi mong katuloy na. Kawawa naman yun. Kawawa ka naman, nadamay ka yung maghirap ko. Wala, basta maayos ka lang. Maayos yung pagyay ka lang. Wala. Sige po tay, ano po, baka hindi po ba kayo humingi ng tulong sa mga kilalang tao katulad ni Kuya Will para matulungan kayo na mabilang kayo ng ano? Nanihingi ako doon, hindi sumasagot yung ako ng misis ko. Kasi doon nakatira, nagbibigay ng mga pagkain pang araw-araw kasi ang aming pamirita. Hindi na ako nagpilit. Kasi ang trabaho niya, i-deliver. Dalawa kami pinapakain, tinadong ako, nahiya ako. Gusto ko maayos sa kanya pagyayo naman, makatulong naman lang sa pagkain pang araw-araw. Ang problema ito, ayaw naman ito. Sige po tayo, tuwanan ko na po kayo dahil napaka-nabala kayo, nag-ayos pa kayo ng resigil nyo. Salamat po ha.